Maijing pinagmamasdan ni Kayla si Benedict, na ngayon ay kalung-kalong ang kanilang bunsong anak, kasama ang panganay nilang si Brenna. Finally nakauwi na din sila ng bahay, at hindi niya akalain na may pa-welcome home party pa pala sa kanya ang mga kaibigan nila, kasama ang anak nilang si Brenna, at dalawang daddy niya na si Tio Ed at ang daddy ni Benedict. Sobrang saya lang, dahil todo effort talaga ang mga ito para sa kanila. Mommy, mahinang tawag sa kanya ng anak na ikinangiti niya, hindi niya akalain na nakalapit na pala ang panganay niya sa kanya. You okay, mom? Opo, okay na okay ang mommy anak, sagot niya dito. How about you, babe? You happy too? Balik tanong niya sa kanyang panganay. Super duper okay, mom? Lalo na't may baby brother na ako, next baby sister naman po, masayang sabi ng anak niya. Napalunok siya sa winika ng anak niya, aray Diyos ko, parang ganun lang kadali manganak eh. Soon baby, we will give you a baby sister, and that's a promise, dinig niyang sabi ng asawa, kaya pinanangkitan niya ito ng mga mata. Pero kinindatan lang siya ng kumag. Tuwang-tuwa naman ang panganay nila na napapalakpak pa. Can't wait for that dad, you heard that baby, magkakaroon pa tayo ng baby sister, masayang wika ng anak na binalingan agad ang bunso nila. Naiiling na lang siya sa kalokohan ng asawa. Kung sana ganoon lang kadaling umere diba, abay kahit taon-taon papabuntis siya, lalo na't kay ganda ng lahi nilang mag-asawa, hihihi choriz lang. But syempre hindi naman siya tatanggi, if i-bless pa sila ni God ng another baby diba? Wife, Benedict whisper on her ear na ikinapitlag niya. Pero ikinatawa naman ng loko. Magugulatin ang asawa ko ah, saad pa nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Sino ang hindi magugulat kung basta-basta ka na lang dyan babulong sa tenga ko, pasaway, pananaray niya dito. Tiningnan naman siya nito ng buong pagsuyo, at mabilisang hinalikan ang awang niyang mga labi. I love you wife. I love you too mister ko. Halalapag muna si baby at nang makapagpahinga na din tayo. Yes boss, pero pakis muna isa pa. Saad nito sabay pout ng lips, na agad naman niyang hinalikan. Okay na, okay na okay, masiglag sabi ni Benedict, bago siya hinalikan pa ng isa sabay talikod sa kanya. Loko lang talaga eh. After 1 year, busy si Kayla sa pagluluto, para sa dadalhin nilang food sa bahay nila Jewel. Nag-request kasi ang mga ito na ipagluto niya ng Kerker and that's her specialty. One time kasi natikman ng mga ito ang niluto niya, halos maubos ang kanin, at nagsipagunahan pang mag-take out, and that's what she loves them most, ang pagiging totoo ng mga ito, they are very friendly and down to earth. Ni hindi mo mapagkakamalang mga bilyonaryo eh. Halos matapan ang hawak niyang sandok, sa gulat ng may pumalo sa puwete niya, at alam niya kung sino ang may gawa nun. Diyos ko pong mahabagin mister, papatayin mo talaga ako sa gulat. Inis na sabi niya dito, na tinawanan lang ng huli sabay yapos sa bewang niya. Sorry wife, I just can't help it. Ang tambak eh, kakagigil. Wika nito sabay halik sa leeg niya. Benedict, pawisan na ako oh, isa pa wag masyadong panggigilan mister, baka maubos ang tambak niyan, nakangiti niyang sabi dito. That won't happen. But habang tumatagal lalong nagiging seductive ang asawa ko, saad pa nito na ikinataas ng kilay niya. Inay por Diyos mukhang alam na naman niya kung saan ito patungo eh. Kaya pinatay niya muna ang induction cooker, bago hinarap ang pilyong asawa. Akala mo ba hindi ko alam kung saan na naman ito patungo adsin? Taas kilay niyang wika dito. Benedict seductively bit his lower lip, and looked at her intently. Buti naman at alam mo wife, abay isang linggo nang wala eh, gusto ko na lang nga tong ipaputol, ganun din naman parang wala nang used, nakabusangot na saad nito. She couldn't help herself but to laugh loudly. Sira ulo, kaya mo bang ipaputol yan? Lalo na't ngayon pwede kitang pagbigyan. Mapanghamong tanong niya dito, na ikinaaliwalas ng mukha ng asawa. Binabawi ko na yung sinabi ko wife, wala na palang puputulan, sabay sunggab ng laybi niya. Benedict kissed her hungrily, masyadong agresibo eh, nahirapan tuloy siyang sumabay. Wife, I can't hold it anymore, he said between their kisses, mabilis siya nitong kinarga, at pinaupo sa island counter.
Benedict trailed down his kisses down to her neck. She gasped when she suddenly felt the warm palm of her husband on her chest, at naramdaman na lang niya ang labi nitong naglalakbay doon. Oh God! Kayla couldn't help but to whisper because of the sensation she feel right now. I love you, wife, Benedict said while panting, then bite her earlobe seductively. Mura niya sa isip dot ang galing mambaliw ng asawa niya eh. Kaya sino ang hindi bibigay niyan? So she grabbed Benedict thing, at halos manginig ang mga kamay niya ng makapa iyon, galit na eh. Stop that, wife, baka hindi na umabot eh. Nakangiting sabi nito, habang hinahalik-halikan siya. Naramdaman na lang niya ang pagtanggal nito ng undies niya. Oh, she's wearing mini dress, kaya mabilis lang nito natanggal iyon. He was about to love her, at daman na niya iyon when suddenly. Mommy, Daddy, tawag sa kanila ng panganay nila. Oh, sunod-sunod na mura ni Benedict, habang siya ay nagpipigil ng tawa sa nakikitang hitsura ng asawa niya. Dad! What are you doing? Takang tanong ng anak nila, na ngayon ay nakatutok ang tingin sa ama, na hindi magkandaugagang ayusin ang suot na short nito. Ow! A cockroach flew to my body, baby. That's why I feel itchy and mommy is checking it, pagsisinungaling nito sa anak nila. I see, then why mommy's lips are swollen? Tanong pa nito na ikinapula ng mukha niya, hindi niya akalain na pati lips niya napansin pa ng anak nila. The ant bite it, babe, while I'm cooking and got swollen, palusot din niya sa anak nilang mausisa. Oh, how bad that ant, mom, I think we should buy some anti-ant spray po, para wala nang magbabite sa'yo, seryusong saad nito na ikinangiti niya. Yes, babe, masyado kasing ant na yun, kulang na lang tanggalin ang lips ni mommy. I mean, kainin ugly na tuloy, dapat dun talaga ini-spray, diba anak? True, mommy, pag nakita ko po yung aunt na nagbite sa'yo, swear hahampasin ko siya ng sleeper ko, saad nito na gusto niyang ikatawa ng malakas. How about you po, dad, still itchy po? Baling nito sa ama, na ngayon ay namumula ang mga tenga. Oh, not anymore, baby, sagot nito sa anak. That's good po, at least I can have you now, dad. Come with po, I wanna carry my baby brother, dad, help me please. Go on, baby, I follow, sagot ni Benedict sa bata, sabay hinggang malalim nang tumalikod na sa kanila si Brenna. Kayla crossed her legs, and gave Benedict a naughty smirk. Not itchy anymore, ha? Pang-asar niyang sabi dito. Yeah, it's not itchy anymore cause it's painful now, wife. Very painful, sabay talikod sa kanya, para sundan ang anak nila. Napahalakhak ng malakas si Kayla sa tinuran ng asawa. Kaya nga ba eh, sabi nga ni Cleo, masakit ang nabibitin. You go first, wife, saad ni Benedict kay Kayla ng makababa na sila ng sasakyan. Andito sila ngayon sa tapat ng bahay nila Seb, dahil dito niya naisip na gawin ang surprise para sa asawa niya, dahil kung doon sa bahay nila o sa ibang lugar, baka matunugan nito na siyang iniiwasan niya. At least dito kila Seb hinding-hindi ito magkaka-idea sa pa-surprise effect niya. But parang ang tahimik naman ata. Takang tanong nito na ipinagsawa lang bahala niya kunyari. No need to ring the doorbell, wife, just open the door, kasi nabibigatan na ako sa mga bit-bit ko po, wika niya dito na agad naman itong sinunod. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ni Kayla, ay pagsiputukan naman ng poppers, at ingay ng mga kurimo at mga minion girls nila. Happy birthday, Kayla! Halos sabay-sabay na wika ng lahat. Hindi naman makapaniwala si Kayla sa mga paganong effect ng mga kaibigan nila ni Benedict. Oh God! Thank you! Paano niyo nalaman ang birthday ko? Tanong niya sa mga ito, na sabay-sabay naman inginuso ang nasa likod, na pala niyang asawa, kaya mabilis pa sa alas 4 na nilingon niya ito. Pero nawala ang sasabihin niya sana dito, nang bigla itong lumuhad sa harapan niya, habang nanginginig ang mga kamay, na inilabas ang ring box sa bulsa nito. Ano yan? Nakangiti niyang tanong dito. Proposing, wife, I'm not used to this, but you know since I meet you, lahat na lang ata nagbago sa akin eh. Na hindi ko naman pinagsisihan, of course. I'm sorry if sobrang natagalan, wife, but here I am now. I wanted to give you the best wedding that you really deserve.
I wanna shouted to the world that you are my wife, and the lovely mother of my kids. So please don't say no ha. Paninigurong tanong nito, na ikinatawa naman nilang lahat na andoon. Will you guys stop laughing? Inis na turan nito sa mga kaibigan nila. Lahat naman tumahimik pero halata ang pagpipigil ng tawa dahil sa nakikitang inis sa mukha ng asawa niya. Go on Adson, anong itatanong mo? I'm all ears, wika niya dito. Wife, I mean Mrs. Kyla Adson, will you marry me again? Nakangiting tanong nito, pero dahil nasa kalokohan siya ngayon, lalokohan muna niya ang kanyang asawa ng very very light. As in light lang, actually, isang taon na ang nakalipas. Pero sa dami ng nangyari, hindi pa rin niya nasasabi sa asawa niya. Na ang tagal nang nakabalik ng alaala niya, kasi kahit ito hindi na nagtatanong kung nakakaalala na ba siya o hindi, kaya naisip niya na this is the perfect time. At itatry din niya kung tama ang hinala niya o hindi. Isa pa na chismis na sa kanya ng mga babae ang plano ni Benedict, kaya alam na niya na magpo-propose ito sa kanya ngayon, ang wala lang alam ay ang mga kurimo na alam na niya. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili sa mala best actress niyang performance, Charut lang. Sineryoso niya ang mukha niya, at tinaasan ng kilay si Benedict, na tila nag-iba ang oras sa nakikita sa kanya ngayon. Papakasalan mo ako, seryoso ka ba dyan? Paano kung ayaw ko? She seriously asked. Napatayo naman ito bigla, habang kunot na kunot ang noo, ang hirap lang tingali ng asawa niya, tangkad eh. You're just joking right? Pabalik na tanong ni Benedict sa kanya. I'm not kidding Adson, ngayon pa na bumalik na ang lahat ng alaala ko. I know, putol nito sa sasabihin niya, na ikinaangat na naman ang kilay niya, mabubulilyaso ata ang plano nila. You know, aha, takang tanong niya, I'm a doctor right, before I still have doubt, but one time nagkikwentuhan tayo, at may isinisingit akong mga question, and since before na mukhang hindi mo masyadong pansin, dahil nakafocus ka lang sakin that time, kaya nasasagot at nasasabi mo in a full details, dun palang I know na that your memories are back Mrs. Adson, nanunuyang saad nito sa kanya. Kainis lang na malupit, mura niya sa kanyang isip. And if you think na hindi ko alam ang nasa isip, at plano niyo ng mga minion girls na yan, then you're wrong my dearest wife, naninangkit ang mga matang saad pa nito, sabay baling sa mga kaibigan niyang babae, na halatang nagulat din sa revelation ng kanyang mister. Shing lang, sino kaya ang nagsabi? Tanong niya sa isip. Wondering wife, he asked. Pero syempre andito na siya, kaya papanindigan na niya. Prank kung prank, hihihi. Ha, then you're wrong Adson. Kung sino man ang nag-chuchu sa'yo niyan then mali siya, isa siyang malaking pagkakamali. Galit-galitan niyang saad dito. Akala mo ba hindi ko alam na marami kang babae nang umalis ako? Akala mo ba hindi ko yun malalaman, and isa? Hindi na niya naipatuloy pa ang kanyang sasabihin, dahil basta na lang nito hinalikan ang kanyang mga labi. Game over wife? Hinding-hindi mo na ako mapaprank pa, pang-asar na sabi nito sa kanya, matapos siya nitong hagkan. Now is it a yes or a yes? He added. Loko lang talaga. As if I have a choice Adson. Of course it's a yes. Masayang sagot niya dito, sabay angkla ng mga braso niya sa leeg nito, at binigyan niya ng isang makapugtong hiningang halik ang asawa niya. Yun, finally makakapagsuot na naman ulit ng suit, nakangising sabi ni Hans na nakapagpaputol ng kanilang halikan. But our prank was failed, tila dismayadong saad ni Jewel. Yeah, sang-ayon naman ni Lynn at Rehan. Papaiyakin pa naman sana namin ulit si Pangit eh, they added. Sorry ladies I spilled the tea, pa-cute na sabi ni Cleo, na nakapagpataas ng mga kilay nila. Oh, so ikaw ang salarin, tanong niya habang nakangiti. Yep, sorry na, dot, ang buweset kasing damulag na yan, nilandi ako eh, yun pala isang spy, oh. Daing nito ng kurutin ni Jewel ang tagiliran. Marupok ka talagang babaita ka, gigil na saad nito. Wow nagsabi ang hindi, ganti nitong sabi kay Jewel. Sorry, nagiging marupok, nadadala pag nasasarapan na eh, sagot naman ni Jewel na ikinatawa nilang lahat. Mga baliw lang talaga eh. Baliw silang lahat, pero dito niya natagpuan ang totoong mga kaibigan, na sobrang solid ang mga samahan.
Ang laki ng mga ngiti na nakapaskil sa labi ni Benedict, habang nasa unahan siya ng altar katabi ang daddy niya, at tinitingnan ng mga naglalakad paunahan na mga nasa entourage niya. Siyempre hindi mawawala ang mga kurimo, at ang kanilang mga asawa, at siyempre pati na din ang mga anak ng mga ito. Mas lumaki ang mga ngiti niya, nang makitang naglalakad ang anak nilang si Brenna. Gandang lahi talaga, wika niya sa isip at gusto niyang matawa, dahil sa medyo slight na kaiabangan niya. His eyes and face become serious, nang biglang bumukas ang malaking pintuan. At lumabas doon ang pinakamamahal niyang asawa. Pinuno niya ng hangin ang kanyang dibdib. Dahil pakiramdam niya nagiging emotional siya sa mga oras na yon. Bigla kasing bumalik sa alaala niya yung araw na ikinasal silang dalawa, pero itinago niya iyon sa lahat, dahil ayaw niya at hindi niya tanggap. Hindi din niya tanggap na noon pa man na una niyang nakita si Kayla ay may nararamdaman na siya para dito, yun nga lang noon akala niya simpleng paghanga lang yun. Pero ngayon he was so sure na, dahil yung kalabog ng puso niya noon, habang tinitingnan si Kayla na naglalakad papalapit sa kanya, ay katulad na katulad lang ng nararamdaman niya ngayon. Maybe he was just so angry before, na hindi niya agad iyon ni-recognize. But still he was so lucky, dahil ito pa rin talaga ang babaeng mamahalin at ihaharap niya sa altar, at sa buong mundo ngayon. Nakangiting inabot ng Tio Ed nito ang kamay sa kanya, kaya mabilis naman siyang nagmano. Habang ang asawa niya ay humalik sa pisngi ng daddy niya. Now I know that Kayla is really in a good hands, for real. Mahinang saad ng tiyo nito na ikinangiti niya. Tio Ed and his dad tapped his shoulder, sabay lakad papuntang upuan ang dalawa. Let's go, yaya niya sa asawa, na agad namang tumango. Habang nagsasalita ang pari sa unahan nila, hindi maiwasang hindi tingnan ni Benedict ang napakagandang asawa niya. Ang asawa niya na akala niya noon tuluyan nang mawawala sa kanya dahil sa mga kagagawan niya. Baka matuno ako niyan sa kakatitig mo Adson, wika nito, pero ang tingin ay sa pari na nagsasalita sa harapan nila. He smiled, sabay angat sa kamay nitong hawak-hawak niya, at hinalikan ito. He saw how his wife smiled widely, and looked at him intently. I love you wife, I love you too Adson, sagot nito. Napangiti siya ng kainditan siya ng asawa, while mouth, be ready later. Maari niyo nang isuot ang singsing sa isa't isa, and you can now say your vow to each other, wika ng pari. Kinuha ni Benedict ang isang singsing, at dahan-dahan itong iniligay on Kayla ring finger. He looked at her intently, and he saw happiness on her eyes. Wife, wear this ring as a sign of my trust, my respect and my love for you. God knows how sorry I am for everything that I've done before. And how super thankful I am cause despite of all the bad things that I've done before, here you are facing me lovingly, with your lovely eyes as if nothing happens from the past. I've been very cold to you, pero sinuklian mo yon ng buong init ng iyong pagmamahal, pag-aalaga at walang sawang pag-unawa. You've become my long-lost wife for the past 7 years, at akala ko noon wala ng pag-asang mahanap at makita-pakita. But God loves me despite of my wrongdoing, dahil ibinalik ka niya sakin at may bonus pang kasama, and that's our panganay, my mini-me version, and for that I really, really thank God. Maybe it's true, maybe we don't know what we have until we lost it. But maybe it's also true, that we don't know what we're missing until we find it. Kulang ang salitang patawad sa lahat ng sakit, luha at paghihirap na dinanas mo sakin. Kaya hayaan mong pagsilbihan kita, kayo ng mga anak natin, alagaan at pagkakamamahalin, till my very last breath. Thank you for all the love, care and sacrifices, but most of all, thank you for not leaving my side, and for changing me to be a better man. I will love you forever, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. I love you wife. Benedict shut his eyes, para pigilin ang mga luhang kakawala sa mga mata niya, matapos sabihin ang kanyang wedding vow. But it was too late, dahil nagsipaglaglagan na ito ng tuluyan, but he smiled when his wife reached his face, and wiped his tears, hindi niya talaga maiwasang hindi maging emotional eh. Kayla smiled at him, and caressed his face tenderly.
My turn, Adson, in fairness ang haba nun ah. Pabirong saad nito, that make him and the people inside the church chuckled. Kyla hold his hand, at dahan daw ang isinuot ang singsing sa palasingsingan niya. Adson, my mister, wear this ring as a symbol of my respect, my trust and my love for you. First and foremost, I just want you to know that past is past. Ika nga let go all the past, and face the present at ito ang present ko, masaya sa piling mo. Ninyo ng mga anak natin, kasama syempre ang mga kuri mo na yan, na for sure gutom na at ang mga minion girls mo, saad nito kaya nagsipagtawanan na naman ang mga tao, na nasa loob ng simbahan, syempre nangunguna doon ang mga kuri mo nilang kaibigan. Let me continue please, nakangiti nitong sabi, that make him smile more widely. I want you to know that I love you, noon pa man mula nang nakita kitang nag-aapoy sa galit ang mga mata. Hanggang ngayon na hindi lang mata ang umaapoy sa galit, kundi buong katawan mo na. Sure lang, but that was true, the moment I first saw you. Sabi ko sa sarili ko, abay napakapangit naman nito, loko lang mister ko. Ito totoo na, mahal kita noon pa man, magpasa hanggang ngayon. I know na walang perpektong mag-asawa, but I will try my very best to be perfect, when it comes to kama, kagatlabing sabi nito sabay kindat pa sa kanya. In fairness naman sa kalokohan ng asawa niya, nahawaan na talaga ng mga minion girls niya. I will not gonna promise Adson, but I will do the best that I can, to be the best wife. And best mom to our kids, thank you for everything, for not giving up to find your long lost wife and that's me. For the past 7 years, akala mo di ko alam lahat ng pinagdaanan mo sa paghahanap sakin. Well alam ko po lahat ng yun, dahil minirites ka na ng mga minions. But seriously? I am thankful for having you, hindi man naging maganda ang pagsasama natin noon, pero bumawi naman ngayon, at mas lalo pa tayong naging matibay, at masaya at nagmamahalan. I will be forever grateful na dumating ka sa buhay ko. Mahal kita, mahal na mahal. And I vow to love you more, and for poorer, in sickness and in health, till death do us part, I love you Adson ko. Nakangiti siya nitong tinitigan, nang matapos ang kanilang wedding vow. Those whom God has joined together, let no man put us under in so much as Benedict and Kyla, have consented together in holy wedlock, and have witnessed the same before God and this company, having given and pledged their faith, each to the other, and having declared same by the giving and receiving of rings, I pronounce that you are husband and wife. I ask you now to seal the promises you have made, with each other this day with a kiss, saad ng pari. Itinaas ni Benedict ang veil na nakatikip sa mukha ng asawa. They smiled to each other, bago niya binigyan ng halik ang awang na mga labi ni Kyla. Sabay ng pagtugon nito sa halik niya, ay ang mga palakpakan at hiyawa ng mga taong nasa loob ng simbahan, kasama na doon ang kanyang mga kaibigan, minion girls niya, ang daddy at tiyo Ed nila, at ang dalawa nilang anak ni Kyla. Yehey! Baby number 3 is coming to town. Malakas na sigaw ng panganay niya na si Brenna, kaya mabilis silang humarap sa mga ito, na malalaki ang mga ngiti sa mga labi nilang mag-asawa. Ang sarap lang pagmasdan, ang kasayahan sa mga mukha ng mga taong mahal nila. Yung masaya sila para sa kasayahan mo. At wala nang sasaya pa sa nararamdaman niya ngayon. Naging okay na sila ng daddy niya pati Tio Ed ng asawa niya. Ay okay na din sila, kahit pa nakatanggap siya ng isang malakas na suntok dito. Ay okay lang dahil ito din, ang isa sa mga naging kasabwat niya, para lang makabalik sa kanya si Kyla. Pero ang pinaka-reason kung bakit sobrang saya niya ngayon, yun ay dahil finally, sa tinagal-tagal na paghihintay, dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, ngayon natupad na din ang matagal na niyang plano, na mapakasalan ulit si Kyla sa simbahan, yung totoong kasal. Yung walang halong kimi, kasinungalingan, galit o ano paman. Ngayon mas maaligan pa niya, at papahalagahan ang kasal nilang dalawa ni Kyla. Naalala niya tuloy ang madalas sabihin sa kanya ng mami niya noon. That a good marriage must be created in marriage, the little things are the big things. It is never being too old to hold hands. It is remembering to say, I love you,
at least once a day. And it is never going to sleep angry. It is standing together and facing the world. It is speaking words of appreciation and demonstrating gratitude in thoughtful ways. And it is having the capacity to forgive and forget. It is giving each other an atmosphere in which each can grow. It is a common search for the good and the beautiful. And it is not only marrying the right person, it is being the right partner. Benedict smiled widely. Ngayon mas nagkaroon na siya ng guide kung paano mas mapapanatiling masaya at puno ng pagmamahalan ang pagsasama nila ni Kayla kasama ng mga anak nila. Wala naman na siyang ibang hihilingin pa sa buhay niya. Ang mga anak nila at si Kayla lang ay sapat na. Brenna POV. Go Sevi. Sevi, I love you. Tiling sigaw ng mga kababaihan sa loob ng gymnasium, halos magsipagtaasan ang mga kilay niya sa mga kalandian ng mga tagahanga ni Sevi, na anak ng Tito Sev niya. Sarap tanggalan ng mga ngala-ngala para hindi na makasigaw, inis niyang sabi sa isip. Andito kasi siya ngayon, at nanunood ng basketball, dahil naglalaro nga ang Severino niya. Pinilit siya nitong manood ng laro, dahil siya lang ang available, Shimin, siya lang ang may vacant time ngayon, kaya siya ang nakaladkad ng malanding kumag na tapakin. Si Sevi ay anak ng Tito Seb at Tita Jul niya. She called him Lil Bro dahil, ahead siya dito ng 3 years. Pero kung titingnan ang hitsura ni Sev, hindi mo mapagkakamalang 18 eh. Mamang mama ito, and the looks. Mapapamura ka na lang talaga, kaya hindi na siya nagtataka if bakit habulin ito ng mga kababaihan. Maski nga rin siya, hindi niya maiwasang hindi mapaawang ang bibig. Kapag nakikita niya ito, wala, guwapo tay. Sa bagay kung ang mga magulang ba naman ito, kay gagandang lahi, magtataka pa ba siya kung ang naging bunga ay ganun din. Bren, nawala siya sa kanyang iniisip. Ng may tumawag ng pangalan niya, at alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon, kaya mabilis pa sa alas 4 na tiningnan niya kung saan nanggagaling ang boses na tumawag sa kanya para lang mapanganga sa nakita. She almost gasped nang makitang naglalakad na ito papalapit sa kinaroroonan niya habang inaayos ang buhok nito. Shing na malupit, but ang hot naman ng kumag niya. Parang gusto niya tuloy balutin ito, at nang wala ng ibang makakita. Abay tululaway ang mga kababaihan na andoon, makareact naman siya. Girlfriend lang ang peg. Hey, you okay? Tanong nito sabay upo sa tabi niya, at basta na lang kinuha ang tumbler niya, na may lamang kape at ininom ito. Hoy, kape ko yan Severino, singhal niya dito, at akmang kukunin sana ang tumbler ni. Pero iniwas kagad nito, kaya ang ending hawak nito ang kamay niya. Habang ang isang kamay nito, ay tinutungga ang kape na nasa tumbler niya. Ang galing diba, pero in fairness naman ba't kinikilig siya? Ang sarap, saad nito habang nakangiti. Sarap mo talaga magtimpla ng kape no. Pasok ka na kaya sa company ko, at ikaw na tagagawa ng kape ko. Panginis na turan nito. Yes, si Sevi on his age ay may sarili ng kumpanya, astig diba? Teenager pa lang ito, puro pagbi-business na ang nasa isip. Kaya sinuportahan ito ng mga magulang sa lahat ng gustong gawin nito, and on his age masasabi niyang successful na ang kumag. Minsan nga hindi niya alam kung paano nito napagsasabay ang pagmamanage ng company, tapos pag-aaral nito, dagdag pa ang paglalaro nito as varsity player ng university nila, nakakabilib diba? Ano, payag ka na, he added. Tinaasa naman niya ito ng kilay, mahal ang singil ko sa sahod ko no, di mo yun afford, at saka ikaw ha, kung makabrend ka sakin, ate mo ako, ate, okay. Pananaray niya dito. Ate my ash, hoy bibig mo Severino ha, bad yan. Gulat na wika niya dito, pero ang kumagtatawa-tawa lang. Wala naman masama dun, tsaka ayokong ang tawagin kang ate no, hindi bagay. Sagot naman nito, habang nagpupunas ng pawis. Mas matanda ako sa'yo kaya ate mo ako no. Tsaka anong hindi daw bagay? Anong gusto mo baby? Love, babe, hon, jowa. Much better than ate, putol nito sa sinasabi niya, sabay tayo at basta na lang naglakad palayo sa kanya. Awang ang bibig niya, sa sinabi at inasta ng Sevi niya, pero nung makabawi mabibilis ang mga paa niyang sinundan ito. Inay por Diyos sa laki ng mga hakbang nito,
Dahil malaking tao at matangkad ang Kumag, kailangan niyang tumakbo para lang mahabol ang may sapi niyang si Sevi. Hoy! Hintayin mo nga ako! Tawag niya dito, pero ni hindi man lang siya nililingon. Abat talaga naman oo. Sevi, saglit lang ha. Nakakainis na, papapuntahin mo ako dito, kukulit-kulitin mo ako, tapos iiwanan mo lang din pala ako, hindi mo na ako ginalang ha. Bastos kang bata ka. Sa susunod, i-ignore na talaga kita, tandaan mo yan. Sigaw niya pa dito. Napahinto siya nang bigla itong huminto, at inilagay ang dalawang kamay sa tagiliran nito, at humarap sa kanya, habang kagat-kagat ang ibabang labi. Inang yan, model lang ang peg, ay. Erase, erase, naiinis ka Bren, kaya bawal siyang purihin. Oh, ba't ka huminto? Go on. Go lang. Mauna ka na, tutal nang iwan ka na din naman diba, lubusin mo na. Asar niyang sabi pa dito. Kita naman niya ang pagbuga nito ng hangin sa bibig, na akala mo ay nafufrustrate. Pero imbis na magsalita, ay pinakatitigan lang siya ng matagal. Oh, nanuno ka na ba dyan? Kung wala ka nang sasabihin, mauuna na ako, pagod ko lang humabol sa'yo. Wika pa niya, pero ang totoo lakas ng tibok ng heart niya Tay. She was about to walk to the other direction, nang bigla itong magsalita. Talaga bang lil bro lang ang tingin mo sakin? Seryusong tanong nito. Oh my gulay! Ano ba dapat ang isasagot niya sa tanong nito? Gusto niya si Sev, yes gusto niya, actually hindi lang gusto, mahal niya. Pero she was scared na baka pag nalaman nito eh, paglaruan at tawanan lang siya. Sevi is a kind of person, na hindi mo basta-basta mababasa ang takbo ng isip. Kilala ito sa pagiging playboy, at doon siya naiinis at natatakot. Natatakot siyang masaktan. Isa pa iniisip niya kung aaminin niya ang nararamdaman niya para dito, baka maging reason pa yun para magbago ang takbo ng samahan nila, bilang matalik na magkaibigan, at ayaw niya yun. She can't afford to lose Sevi, and also their friendship. No need to answer my question. At least alam ko na saad nito. Sev chuckled. Akala ko kasi crush mo ako eh, buti na lang dahil ayaw kitang masaktan. I have to go bubuit, may kadate pa ako eh. I'll ask Manong Tony na ihatid ka na sa inyo, bye. Sigaw nito at basta na lang siya tinalikuran. Ina na yan, malakas na mura niya, pero naman, nasaktan siya doon ng bongga ha. She lifted up her head, para bumalik ang mga luha niyang malapit nang kumawala. Hindi siya pwedeng umiyak. Brenna hurriedly picked up her phone, and composed a message. No need to ask Manong Tony, I have my own car, enjoy. After niyang may send ang message niya kay Seve, naglakad na siya papuntang parking. Need na niyang makaalis sa lugar na yon, pero hindi muna siya uuwi ng bahay, kailangan muna niyang magpalipas ng sama ng loob. Yung as in lipas na lipas, hi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng bahay. Nag-iingat siyang makagawa ng ingay, dahil lagot na naman siya sa kanyang mommy, kalokohan niya kasi yung sabing 1 hour lang, abay inabot ba naman siya ng 8 hours. She was about to close the main door slowly, nang biglang lumiwanag ang buong living room and tiyada, her mom and dad was there sitting pretty sa sofa, habang matiim ang mga matang nakatingin sa kanya. Ow, so the Lady Adson is finally here. Saan ka nang galing? Tanong sa kanya ng mommy niya. Nagpalipas lang ako minang time po, she simply answered, sabay halik sa pisngi ng mga ito. Panipi, palipas ng oras. Aba anak, di mo naman agad kami in-inform, na masyado ka palang maaga uuwi, di sana nakapag-prepare na kami ng breakfast mo diba? Saad pa ng mommy niya. Pag mga ganitong linyahan, mukhang alam na niya ang mangyayari, scary. She smiled widely, sabay yakap sa mommy and daddy niya. Sorry na po, nagpalipos lang ako ng sama ng loob sa Severino na yun, saad niya sa mga ito, bago kumala sa pagkakayakap sa dalawa. Nagsipagtikwasan naman ang mga kilay ni Kayla sa tinura ng kanyang panganay, sabay baling sa asawa niyang si Benedict, na ngayon ay nanghahaba ang nguso. Teka kay Sevi, masama ang loob mo kay Sevi. Why? Tanong naman ni Benedict. Umupo naman ito sa sofa, at nangalumbaba. Dad, Mom, why I feel this? You know the hurting thing. Alam nyo naman na gusto ko ang Kumag na yun, na akala mo camel kung makainom ng kape ko, pero natatakot akong umamin po.
Natatakot ako sa pwedeng mangyari, lalo na sa friendship na binuo namin. Paliwanag nito sa kanilang dalawa. But know what, Mom? I felt jealous pag may babae siyang pinupormahan, may babae siyang deny date o nililigawan. What should I do? Malungkot na sabi pa nito. Kayla couldn't help but to smile. Know what, lady? Erase that fear and you will be happy. Being hurt by someone we love, or even we like, is natural, and that is part of growing up. Kung hindi ka masasaktan, hindi ka magkakamali, hindi ikaw mag-go-grow, right, Adson? Baling niya sa asawa na matiim lang din nakikinig sa sinasabi niya. That's right, love, sang-ayon nito sa kanya. Sometimes we need to get hurt for us to realize what is our worth. For us to be strong. Do not be fear sa mga bagay na nasa isip mo lang. At hindi naman pa nangyayari. Why not give it a try, diba? Malay mo, same lang pala kayo ng nararamdaman. No one knows love, and your mom is right. You need to get hurt for you to grow. Parang baby lang yan na nag-aaral palang maglakad, madalas silang natutumba, nasasaktan pero bumabangon, and started to walk again, hanggang sa tumibay sila, at matuto na silang maglakad mag-isa. That makes sense, right? Tanong nito sa anak nila, na ngayon ay tumatangu-tangu na. Talk to him, lady. Sabihin mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo, everything about what you feel about him. Kung same kayo ng nararamdaman and that's better, pero if hindi naman, at least nasabi mo. Diba sabi ko nga, okay lang umiyak pero once, twice lang dahil kung araw-araw naman abay papangit ka niyan, pabirong sabi niya dito. Mommy, bilis-bilasan mo na ang kilos, love. Abay kung hindi madaan sa santong dasalan, abay daanan mo sa santong paspasan, wika ni Benedict na ikinagulat niya. Hoy Adson, babae ang anak natin, baka nakakalimutan mo, kung paspasin ko yung nguso mo eh, inis na tura niya dito, na ikinatawa lang ng mag-ama niya. Thank you, Mom and Dad, for always being there for me, you guys are the best. Wika nito sabay halik na naman sa kanila. Ay sus, basta po, laging tatandaan na ang pagmamahal ay hindi ipinipilit, hayaan mong ma-realize ng taong yun na mahal ka din pala niya, na ikaw lang sapat na. Tama, love, tingnan mo ako, mami mo lang sapat na. Wag lang ako inanag kasi yung ears ko sugat na, pang-asar ni Benedict sa kanya, kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Oh, wife, mapanakit ah, mamaya ka sakin. Hey, bibig mo, lagyan ko yan ng maskang tape eh. Oh sure, Benedict naughtily said and winked at her, sarap tusukin ng mga mata eh. Brenna couldn't help but to smile widely, habang nagkukulitan ang mga magulang niya. She can say that she is so lucky for having a parent like them. They are one of a kind. Bawal ang secret sa kanila. Pinalaki sila ng kapatid niya na open sa kanilang mga magulang. Pinalaki sila ng parang magkakaibigan lang ang turingan, pero andoon ang respeto at pagmamahal sa bawat isa. Ganitong pamilya ang gusto niyang magkaroon. Masaya lang at nagkakaunawaan, walang away kung baga. At kung magkakaroon man siya ng asawa soon, sana ganito din ang samahan nila katulad ng kanyang mga magulang, na kahit matanda na, kitang-kita mo pa rin ang pagmamahalan sa isa't isa. Na kahit hindi man naging maganda ang simula ng mga ito, pero tingnan mo naman ngayon, they both contented, happy and still love each other. Sa tingin nga niya habang tumatagal mas lalong minamahal ng mga magulang niya ang isa't isa, and that was quite inspiring and amazing. Sana maging ganun din kaganda ang love story niya with Sev. Well, kung mamahalin din siya ni Sev then thank God, if hindi edifine, sa ganda niyang tamaghabol. Charot lang.